Mapagpalang araw mga kalaki, nandito na naman po tayo sa ating munting malukan para ibahagi ko sa inyo kung paano gamitin ang incubator, yung pagpapagana sa incubator, lalo-lalo na sa ating mga baguhang magmamanok na may bagong mga incubator na kung paano nila simulan ang pagsasalang ng itlog sa incubator. Tara! Ayan yung mga kalaki, bali ang unang ginawa ko, binuksan ko na to kaninang umaga, binuksan ko na tong incubator natin, pinagana na natin para magsasalang tayo ng itlog bukas ng umaga. Sa mga baguhan po na gagamit ng incubator, hindi po basta-basta tayo nagsasalang ng itlog sa incubator. Ang unang gagawin po natin, ibuhayin po natin ang incubator na maaga, tapos kinabukasan po tayo magsasalang. Sa akin, bali ganito na po yung nakasanayan ko. Bubuksan ko siya ng umaga, tapos kinabukasan ng umaga, saka ko lang po sila sasalangan ng itlog para masigurado natin na gumagana yung temperature ng ating incubator. Hindi yung pabago-bago. Yan. Bali, ito pong incubator ko to, manual lang po to. Manual. Tapos, ito lang po yung gamit kong temperature niya. Yan. Bali, 37.5 o 37.8, mamamatay na siya. Tapos bababa siya hanggang 36. Tapos mabubuhay na naman po siya pag dumating ng 37.5 o 37.8. Ganun lang po yung ang temperature niya. Kasi ito ay manual, tapos hindi pa siya digital. Kung mapapansin nyo, wala siyang yung temperature na digital. Manual po lang, talagang manual po siya. Yan. Bali, proven and tested ko na po to. Itong ginagamit kong incubator. Ang capacity niya po, pag medyo malilit ang itlog, lumalaman po siya ng hanggang 85, tapos pag malalaki naman po hanggang 70. Yan, hanggang 70 ang linalaman niya. Yan. Bali, pinagana na natin siya para kasi matagal, lalo na matagal siyang nabakante, matagal siyang hindi napaandar, kaya pinapaandar ko po siya ng mas maaga. Bubuksan ko siya ng umaga para imomonitor natin kung tama yung temperature niya na biglang temperature niya, kung anong init na mamamatay siya. Tapos kung pag na reach niya yung init, mamamatay na siya. Tapos kung gaano babagsak yung ano niya, init uli. Bali, bababa yung init niya ng 36. Tapos pag dumating ng 36 po, iilaw na ulit siya para hanggang 37.5. Yan. Ito po, manual lang po to. Mamaya papakita ko po sa inyo yung mga itlog na isasalang ko. Kahit hindi pa ito siya ganun kadami, magsasalang na tayo kasi hinahabol ko rin po yung date nung mapipisa siya para pag nagpabanding po tayo sa national, eksakto naman po yung edad niya pang national para hindi tayo nahuhuli. Kaya kahit medyo konti pa yung naipong kong itlog, sasalang na po natin. Kamaya po, papakita ko sa inyo yung itlog na isasalang, tapos update ko po ulit kayo bukas. Ayun guys, ito nga pala yung yung itlog na isasalang natin para bukas. Ilinabas ko na sa rep. Yan, medyo kukunti pa pero kailangan na natin isalang para makahabol sa schedule nung pagpisa, para pagdating ng
banding season, hindi naman tayo lugi sa ano, sa edad. Yan po. Kaya kahit konti pa, ipapapisa na natin para kung sakasakaling mabuhay sila pag banding season ng national, mayroon tayong ano, mapapabandingan. Ayan po. Bali, galing po to sa rep, inipon ko na siya. Ako, nag-iipon po ng itlog. Ang pinakamatagal na, isang buwan na nasa rep. Tested ko naman na, kahit na umabot siya ng isang buwan sa rep, hindi pa rin naman nasisira. Talagang napipisa pa rin naman sila. Kaya iniipon ko po ng ganong katagal, basta't nasa rep. Ayun po. Bali, yan. Kaya ako natin linabas sa rep para mawala na yung lamig niya. Magmo-moist pa yan eh. Yan. Para bukas po, pag sinalang natin sa incubator, nakapag-moist na. Hindi po pwede kasi yung galing mismo sa rep, tapos isasalang kagad sa incubator, masisira po siya. Kailangan medyo nahangina na siya. Yan. Kaya nailabas na natin. Bukas po, papakita ko sa inyo yung pagsalang natin sa incubator. Yan. Hanggang dito na lang po muna uli. Maraming salamat. Ayun nga guys, habol ko lang. Baka sa magtatanong kung anong line yung mga isasalang natin, ito nga pala yung line na isasalang natin na na-collecta natin. Lucky Gold, pure Lucky Gold yan. Tapos Pumpkin over Golden Boy, Pumpkin over Boston Rounded, Hats over Popeye Gray, tapos Pumpkin Hats over Boston Rounded na 2 times winner, tapos Hats Lucky Gold. Ayan po yung mga isasalang natin na ano, itlog na nakolekta natin. Ayan po. Maraming maraming salamat. Good morning mga kalaki. Ito na yung araw na pagsasalang natin ng itlog sa incubator. January 25. Ayan, nasa bali, ang kagandahan niya ito, papakita ko na po sa inyo. Ayan guys, ang kagandahan dito, kaya mas maganda yung binubuksan natin na mas maaga para mamomonitor natin yung temperature niya kung pabago-bago. Sa awa naman ng Diyos, okay naman. Ayos naman yung ano niya, yung temperature, ganun pa rin. Gumagana ng maayos. Yan. Kaya mas maganda yung binubuksan po natin ng mas maaga. May tubig na rin po siya. Yan. Ito po yung mga isasalang na natin. Lalagay na natin dito sa anong to. Yan guys. Salang na natin. Bali, ang itlog ng natin na nakolekta ay 54 lang yung nakolekta nating itlog. Yan. Four eggs lang yung na-olekta natin. May mga marking po siya. May mga marking. Kada breeding pen, may marking po siya. Tinalagyan natin ang marking. Tapos, pag malapit ng mapisa, hinihiwalay-hiwalay natin kada marking. Hindi naman po natin pwedeng pagsamahin ng ganito kasi pag napisa at magkakasama, hindi natin malalaman yung kung sinong ano, kung sinong CCU, kung anong bloodline yun. Kaya kailangan ano, ihiwalay natin kada bloodline, iba-ibang ano, iba-ibang paghihiwalayan natin. Meron po tayong ginagamit na
sinaglalagyan para maghiwalay sila. Papakita ko po yun sa inyo pag malapit nang magpisa to. Yan. Yan. Okay na. Lagay na natin. Medyo mabigat. Dahan-dahan lang at baka matapon. Wala tayong taga-video. Yan po. Bali, nandiyan na po. Nandiyan na po yung ano natin. Itlog. Mamayang hapon na po natin. Sa mga magtatanong, kung ilang beses kong iikutin tong itlog na to, 3 beses po. Pero bukas na po tayo mag iikot ng 3. Bali ngayon, 2 beses, mamayang hapon, tapos mamayang gabi. Kasi ngayon sinalang na natin. Yan. Bukas ng umaga po, pagkagising, iikutin natin. Papakita ko po sa inyo kung papakita ko pala kung paano ko iikutin lang. And guys, pag iikutin natin, gaganyan lang natin. Yan. Dito sa kabilang side. Yan. Susunod dito naman. Pag ganun-ganun lang, manual lang po ito eh. Kaya kailangan talaga magtsatsaga tayo, mag-ikot-ikot. Yan. Yung gamit kong ilaw dito, bali 2 25 watts. Tapos wala tayong blower. Yan, kasi ito po yung manual lang na sinauna pang incubator na gamit, na wala pang mga blower. Pero nagpapipisa po siya. Yan po, mga kalaki, 3 beses ko lang silang ikutin sa isang araw. Para sa mga magtatanong na baguhan na gagamit din ng mga manuals. Ayun guys, yung mga nagtanong sa akin na pabago-bago yung temperature nila ng incubator, yung may digital na yun, ha, digital, yung may mga nakakabit na na digital na temperature dito. Minsan po talaga nagbabago-bago yun. Huwag nyo lang gagalawin ang gagalawin kasi depende sa panahon yan. Lalo-lalo na kung ang incubator nyo ay nandito sa katulad nito, open. Kasi yung iba po nasa kwarto yan eh. Para ma-maintain yung init, saka hindi nagbabago-bago ng temperature. So ganito naman, eto nagbabago-bago din po yung temperature na ito. Pero hindi ko na siya ginagalaw. Kasi bumabalik din po siya sa dati niyang init. Minsan tataas ng konti, bababa ng konti. Depende po sa ano yan, na panahon. Lalo-lalo na pag malamig ang panahon, tumataas po siya ng ano, bahagya. Tapos minsan bumababa naman. Pag tag-init naman, asahan nyo na tataas na talaga yung ano niya, tataas yung temperature niya dahil sa panahon din, madadagdagan. Pero hindi naman po nakaka-apekto yun sa ano, sa mga itlog natin, nakakapisa naman. Huwag lang po yung talagang tuloy-tuloy hanggang matapos na ganoon, kasi depende nga sa panahon eh. May panahon talaga na sobrang init, tapos tataas lang ng konti. Mamalayan nyo naman yan pagdating ng hapon, bumabalik sa dati. Naputol yung ating ano, video. Yun nga guys, lalo na sa tag-init, talagang tumataas yung temperature nila. Tapos pagdating naman ng hapon o gabi, babalik po sa normal temperature nila yan. Huwag nyo na akong babagu-baguhin. Kasi pag pinabago-bago nyo po yung temperature niya, ginagalaw nyo ng ginagalaw, ibabawasan nyo, dadagdagan nyo, lalong magkakaproblema po yung ano natin, yung incubator. Kasi yung iba po, binawasan daw nila, tumaas yung temperature ng incubator nila, in-adjust nila ho sa ano, may adjustan po kasi yan eh, in-adjust nila na pinababa ng konti. Magbabago-bago na naman po yan. Minsan, pag nagalaw po kasi yon, talagang lalo nagkakaproblema. Talagang bigsang babagsak ng gusto. Doon na po nagkakaproblema yung incubator natin. Kaya hayaan nyo lang po, depende po sa panahon yan. Tataas ng konti, bababa, pero pagdating ng hapon hanggang gabi, magiging normal po ulit yan, mga kalaki. Hanggang dito na lang mga kalaki, shoutout nga natin yung mga bagong subscriber natin at saka sa mga
sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala po kay Ricky Romero TV, Mage Tank, Rodney, ano to? Rodney Conda, Ken Amparo, Ace Di Guzman, Gio Binoya, Greg Bradley, Villanueva, Julius Bogart, Boss Jessril, Adrian Channel PH, saka Black Knight King Alamat TV. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at magandang araw po sa atin lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.